bata pa lang ako, exposed na ako sa art. So, bali nagtuloy-tuloy na from that. So far, yung naging distinct na style ko, naglalaro kasi sa 2D and 3D na artworks eh. Pero ang isang bagay na hindi nagbabago dun sa dalawa is yung mga ginagawa ko, laging may something na kakaiba or may something weird or misplaced. Nasa gut feeling yan eh, like kapag may gusto ka, alam mo kung ano yung gusto mo. Tapos parang maganda kasi sundan mo lang eh. For me kasi yung inspiration, hindi siya fixated sa isang goal o bagay. Kumbaga, maraming factor na nagte-trigger. Pwedeng emotional, pero yung pinaka ano niya, yung pinaka point na point of inspiration lagi, yung kumbaga inner drive na gusto ko ma-share kung ano yung nasa isip ko. Like kung may idea, concept, or kung ano yung na-feel ko at a certain moment, gusto ko lang ma-share din or mailabas din in different ways possible through art. Ako kasi as a visual artist, parang maraming akong mediums na ginagamit or minsan pinag-experimentan, kumbaga. From pen and paper to paint to digital sculpture, kumbaga experimental. Simula dati, isa lang naman struggle sa tingin ko, which is yung sarili. Kasi minsan, sarili mo lang makalaban mo kung hindi ka makagawa. Or minsan, sarili yung kalaban mo kapag hindi mo matapos. Sarili kalaban mo kapag wala kang maisip. Or minsan, mind over matter lang yung kailangan. Minsan, iniisipin mo hindi mo kaya, pero kaya mo naman eh. Iniisip mo lang na mahirap or ano. Pero lahat naman ng bagay, may paraan. Yung ma-advise ko dun sa mga aspiring artists is huwag lang silang susuko. Hanggat gusto mong gawin pa or alam mong yun yung nasa puso mo, dapat may kasuko kahit ano pang mangyari. Hi, I am Daniel Rivera and I am a visual artist.